Katotohanan ay lilita. O paano ihadi? Dito ka na muna sa amin. Pero huwag ka mag-alala kahit na naririto ka. Magsabi ka lang kung kailan mo gusto makita yung mga magulang mo. Tipahatid ka namin doon. Ang bait-bait niya naman po sa amin, ma'am. Eh, hindi ko naman po kasi matanggihan yung mga pagmamalasakit na binibigay niya sa amin eh. Ang totoo nga po, itinuturing ko na kayong pangalawa kong mga magulang. Alam mo, Iha, ganun din ang nararamdaman namin. Alam mo, katunayan niya ang pakiramdam namin eh. Tunay ka naming anak. Napamahal ka na rin kasi sa amin eh. Clara, Iha, dito na muna sa atin titira si Mara. Si Mara, doon titira sa mga Del Valle? Bakit? Ha? Sino nagbigay ng permiso niya sa batang yung magdesisyon ng ganon? Ako. Ikaw! Pardo! Ako ang ama ng bata! Bakit kailangan ikaw ang magdesisyon para sa anak ko? Wala akong nakikitang mali sa naging desisyon ko, Gary. Naisip ko. Tutal, wala ka naman. Wala akong taong mahinga ng tulong o malapitan mula nang umalis ka. Sabi ko sa sarili ko, pwede ko pagkatiwala si Mara sa mga taong laging dumadamay sa mag-ina mo. Mali ba yung ginawa ko? Sabi mo sa akin, mali ba? Pwes, nandito na rin lang ako. Pambawiin ko na sa kanila ang anak ko. Para ano? Para mo risaktan yung bata. Para tuwing mag-iinit ang ulo mo, pag diniskitahan mo siya. Gari, maawa ka naman doon sa bata. Sa tingin ko, mula nung pagkabata niyan eh, wala nakita sa'yo yan, wala nakagis na sa'yo, kundi pagiging malupit mo. At ngayon may mapapakita sa kanya ng pagmamahal at tunay na pag-aaruga, pagkakait mo. Ako na mismo ang nakikinusap sa'yo. Paubaya mo muna si Mara sa mga Del Valle. Kaya mo ako? Boss, si Waldo nga pala. Totoo ba yung sinabi ni Lenita kay Bertin na naiwan si Waldo sa Las Vegas? Isa pa nga yan sa nagpainit ng ulo ko eh. Napaka-bobo, walang utak. Iniwanan ko lang sandali sa kasino, pati puunan ko pinatalo. Iwanan ko nga doon, hayaan ko siya umuwi magsa. Amante, napakayabang. Umiral na naman. Pati pala ito si Mara eh. Gusto na naman ampunin. Sila nga pala ang tumulong sa mag-ina mo. Kung wala kayo dito. Hey kayo! Anong pinagkagawa niyo? Pakalkan niyo mga inutin. Hey, boss, hindi kami mga kilos dahil kay Cardo. Kaya si Berting, oh. Parati na lang kami nagkakainitan ng Cardo yun. Boss, huwag kang makalala. Hindi ako titigil. Hanggang hindi ko nalalaman kung sino nakaw ng diary. Kasi bukas may palalakad ako sa inyo, Negro. Gaya ng sinabi ko sa inyo, bago ako umalis, gagawin ko na mga plano ko sa mga Del Valle.
susupalpal lang ko ng kwartang pagmumuha niyang amante na yan para matigil ang kayabangan. Mami, hindi naman ako tumututo doon sa naging pasyon nyo ng daddy eh. Diba sabi ko naman sa inyo, pwede naman dumito si Mari. Ang di ko lang naman nagustuhan yung inabutan ko kanina na payakap-yakap pa kayo sa kanya. Iha, natangay lang naman kami doon sa sinabi ni Mara, lalo na yung tungkol sa magulang niya. Pero natutuwa kami ng daddy mo at naiintindihan mo yung ginawa naming hakbang. Mabuti pa eh, maihatid na si Silid si Mara para naman makapagpahinga siya. Ako na pumagatid sa kanya, tita. Ah, mabuti pa. Ibigay mo yung isang guest room doon, ha? Sige. Tita. Sige na, iha. Ah, sandali lang. Mara, pasensya ka na. Kasi nabigla lang ako kanina. Pero welcome ka naman dito sa bahay. Salamat. Halika na, Mara, para maayos natin yung gamit. Sige pa. Sige. Mami, Daddy, hanggang kailan ba dito si Mara? Hanggang nasa ospital siguro inay niya. Bala kasi namin, yung bang alagaan si Mara, katulad nung kay Carol. Walang problema sa akin yun, Mami, Daddy. Dahil kung ano yung gusto nyo, yun ang masusunod. Dahil kung anong kaligayahan nyo, kaligayahan ko na rin. Yan ang gusto ko sa'yo, Iha. Ano? Nandito si Mara? Oo na nga. Ang laway mga ingatan mo. Tumatalsik na naman. Naku, pihadong hindi papayag si Clara sa desisyon ng kanyang mga magulang. Hindi raw ho alimbinay. Kasi ganito ho eh. Bago namin iniuwi dito si Mara, nagkausap na sila sa telepono ni Sir at ni Ma'am. Ayos na raw ho na ampunin nila si Mara. Pati daw ho, payag na rin si Clara. Ah, ligtas na niyan maningyato. Sigurado ako, Dado. 100% may binabalak na naman yung malditang yun kay Mara. Kawawa naman si Mara. Nasa ospital na nga si Susan eh. Kakaawa naman siya. Ano kaya ho, Alimbinay, ganitong gabi natin? Pinakamagandang gawin, sabihan natin si Mara para makapaghanda siya kung anuman ang binabalak ni Clara. Diba? Diba, Kerevin? Akala ko nakalimutan mo na yung usapan natin kanina eh. Oh, kumusta na yung asawa mo, Lucarer? Ngayon, lipat daw sa private hospital. Sinagutan naman yata ng mga delbalya yung mga gastos eh. Wala mo yan si Amante eh. Ewan ko, pinahandar na naman yata ako eh. Alam mo, nahalata ako eh. Asal ka dyan sa mga delbalya? Eh di ba malaki naman na itulong nila sa'yo? Kulang pa. Kulang pa, Linita, kung alam mo lang. Pero okay lang yun. Madami pa akong binabalak sa kanya. Hindi ako bukas, magugulat siya. Tatakutin ko siya sa kanyang kayabangan. Honey, meron sana ako i-request sa'yo eh. Kung pwede. Palagay ko naman eh, hindi ka na makakatutong ngayon. Tungkol sa niya? Tutal naman, naloka na yung asawa mo, di ba? Tsaka wala na rin sa bahay mo yung makulit niyong anak. Eh, bakit hindi na lang tayo magsama ng gusto? Tuloy lang tayo tumuloy sa bahay mo. Tuluyan na silang hiwalayan. Thank you.
Alam mo, hindi pa kasi panahon para iwanan ko yung mag-ina ko, Lenita. Honey, eh kailan pa yung tamang pagkakataon? Eh di ba ngayon na? Eh total naman eh, luka-luka na yung asawa mo. Makinig ka sa akin, ha? Kung ano yung sinabi ko, yun ang pasya ko. Okay? Ha? Ang sabihin mo, talagang mahal mo yung asawa mo yan. Na kahit may tililing na sa ulo, hindi mo pa rin maiwan-iwanan. Pwede ba, Lenita? Huwag mo na akong galitin. Yung mga tao sa bahay, makukulit na eh. Kaya huwag mo na akong kukulitin dito. Pwede? Sinisigawan mo na naman ako. Sinisigawan mo na naman ako ngayon. Sabi mo, hindi mo na ako sisigawan eh. Ani, makinig ka sa akin, makinig ka sa akin, ha? Diba sinabi ko na naman nun sa'yo? Diba? Madami akong pinaplano. Kasangkot sila eh. Kasangkot ang mag-ina ko sa mga plano ko. Ngayon, hindi matutupad yung magaganda kong pangarap. Baka iniwanan ko sila. Siguro naman naiintindihan mo, diba? Kasangkot sila eh. Eh, bakit naman kasi ayaw mo pa sabihin sa akin kung ano yung mga pinaglilihim mo? Tungkol dyan sa mga mag-ina mo. Tungkol dyan sa dalbalya na yan. Okay, 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 ha? Pangako. Pangako. Sasabihin ko rin siya, pero pag dumating na yung panahon, ha? Pag dumating na yung panahon, hindi pa ngayon. Ha? Pero, pangako mo rin sa akin, na hindi ano? Mo na ako sisigawan, ha? Ha? Ano? Oo na. Talaga? Oo! Oh! Pati nga si Nanay Binay, nagulat nung nalaman na narito ka. Gustong-gusto ka nga niyang makita para kumustay na rin ang inay mo. Baka bukas ko nalang siya dalawin kay Rubin. Matagal pa naman ako dito eh. Nakita ka na ba ni Clara ang masungit? Oo, tsaka alam din niyang dito na ako titira. Ang bait nga niya sa akin kanina eh. Huwag kang ganong magtiwala dun. Baka may binabalak yun na masama sa'yo. Ako. Kami nga hindi naniniwala na bumait siyang bigla ng ganun. Hindi naman siguro, Kerubin. Ay, nako. Bahala ka. Basta ako, sinabihan na kita. Naku, baka kala mo, napakamaldita nun. Kala mo. Ah, sige na nga. Tulog ka na dyan. At papasok ka pa sa school mo bukas, di ba? Kinuha na nga ni Mandado yung mga gamit ko eh. O sige, matulog ka ng mahimbing. Good night. Good night. Akala ko nakalimutan mo na naman eh. Alam mo, nagpustahan pa nga kami ni Carol eh, na makakalimutan mo yung billing ko siya niya tawagin na lang akong Clara. Ay naku, Eris, mabuti hindi mo nakalimutan. Dahil kung hindi, mababawasan ang allowance niya. Talaga. Nag-aalangan pa nga ako kanini. Para kasi hindi ako masasanay na tawagin ka sa pangalan mo. Abay, sanayin mo. Dahil para mapatunayan ko talaga na magkaibigan na nga tayo. Hayaan mo, sasanayin kong mabuti. Sige, papasok na ako. Sandali lang. Alam mo ba na narito na si Mara? Ha? Narito si Mara? Kailan pa? Nasaan siya? Teka, eh bakit mukhang interesado ka yata? Ha? Ay. Alalahanin mo, Eris. Mabigat ang dugo ko doon sa Marang yun. O nga pala. Sorry ha. Bigla lang ako. Handaan mo to, Eris ha. Ayoko makikita kang tatabi-tabi doon sa Marang yun. Hindi huwag mo siyang kakausapin. Kahit pag nangyari yun, ha?
nasabi ko sa'yo. Alam mo naman, diba? Inis na inis ako doon sa Mara niya. Kaya kung naiinis ako sa kanya, dapat mainis ka rin sa kanya. Daming pera niya na. Kanina ko i-deliver yan, boss. Kaya mante, mayabang na delvalya. Bakit? Ibibigay mo dyan sa milyonaryong yon? Tanong alam mo sa akin, Negro. Mahirap pa rin? Milyonaryo na to. Kung hindi ko man malampasan, siguro naman ay kapantay ko na ang kayamanan ng mga Del Valle. Bigyan mo sa kanya yan. Sabihin mo, kabayaran niya ng pagkakautang ko sa kanya. Para sa ano ito, Dada? Eh, hindi ko alam kung anong laman niya, no, sir, pero binigay ho sa akin ng security guard niyo. Pinagbibigay daw ni Gary. Gary? Nandito na ba si Gary? Hello? Sabi ko na nga ba, Chepo, itong tawag ko eh. Gary to. Kailangan ba dumating, Gary? Pag-gabi lang. Pero pwede ba, Mante? Huwag muna natin pag-uusapan ang problema. Ha? Ngayon, ang gusto ko malaman, nasa kamay muna ang pinabibigay ko. Ito ba ang attache case? Naririto na nga. Para saan ba to? Eh, di buksan mo muna bago ka magtanong. Check it out. Para saan ang perang to? May utang ko. 1,000,000 at kalahati. Kaya, gusto mo, bilangan mo. Isa mo. Huwag ka mag-alala, Amante. Ang susunod ay pabibigay ko sa'yo. Yung tubo ng pera mo. Hindi ko inaasahan na ituturing mong utang ang binigay ko sa'yo. Bakit? Hindi ba inakala mo sa batang ibigay ko sa'yo? Ha? Ang angkinin bilang tunay na anak si Clara? Ano ibig mong sabihin? Simple lang, Amante. Ibinigay ko sa'yo ang pera mo. Kaya ibigay mo rin sa akin ang aking anak. Buhay minsan nakalilito, pilitin mang baguhin.
Thank you.